So yan po yun, musbong na sila. So isang araw po at yan naman ang asakusyuhin natin. So sige po, tayo magtatrabaho muna. Magandang umaga po mga kagri, mga kasaka. At ngayon po ay araw ng Linggo, sapagkat bagamat Linggo po ngayon ay tayo po ay nagtatrabaho pa rin. So sayang po kasi at kahapon po kasi na napormahan ko na po itong ginagawa namin. So wala po kahapon at saka ngayon ako lang po magtatrabaho dito at busy itong bayaw ko, may pinuntahan lang po. So pinagtutulungan lang po namin itong trabaho dito. So ito na po kasalukuyan itong ginagawa natin. So pakita lang po natin kung ano na po. Ayan po. Bali nagbubuhos na po tayo ng beam dun sa taas. So ilan lang po itong pangporma natin. So kailangan na natin mabuhosan itong mga poste. So kahit Linggo ngayon eh trabaho pa rin ako. Pero ayos lang po yan. At yan po ang pinakikita. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Pero tayo naman po eh, nandito kaya unti-unti po at ayan. Ganyan na po. Tapos, ito po, mayroon pong maliit na sihar dito. Yan. So pag natapos po to, ang ganda po kahit nandito ka sa mismong kwarto, pag tanaw mo andito na yung pispan. Ayan. So ganun po lilitaw yan. So unti-unti po matatapos din yan. Bagamat may mga panahon nga na iniinaalay natin dito at tayo po ay itong darating na mga Martes at saka Miyerkules ay magiging busy na naman tayo. So tayo po ay dadalo sa bali po yung sa 14 ay yung pong Christmas party namin dun sa mga local farmer technician. Tapos yung 13 naman yung pong yearly assessment namin dito sa mga learning site dito sa Region 3. So yan po at nakapaghalo na tayo. So kasalukuyan po natin binubuhosan yan. At at least po makagawa man lang ng video kahit ito ay nagtatrabaho eh makagawa pa rin tayo. So sabi ko nga po at itong mga nakaraang araw eh sobrang busy ho natin. So sige na po mga kaagri, mga saka at hindi tayo mga nakapag-upload ng mga video natin. Noong pong nag-training tayo, tapos
halos may isang linggo wala tayo. Tapos itong nakaraan na naman, naging busy na naman po. At tayo po ay naimbita sa mga yung pong kasamahan natin na may school din. So nung isang araw po ay naimbita rin tayo, naging guest speaker po tayo dun sa kanilang graduation na ginanap dito po sa Santa Cruz, Lubao, Pampanga. So kaya po sobrang busy, sa hirap ng schedule hindi tayo makagawa ng mga video natin. So at least hindi po nasasayang kahit po nandito tayo sa farm. So yan po at lang ginagawa ni Boy at Lacson. At makikita nyo naman po mga gawain natin dito. So nung nakaraan po, nagtanim na tayo ng ano rito. So yan po, tumubo na naman yung damo. Pero yung mga talong natin, umusbong na po, ayan. Ayan na po. So sa isang araw baka linisin na natin ito. Alisin na naman natin itong mga damo. Para lumitaw itong ating mga tanim. Ito po medyo lumaki na sila. Oh. Ito po yung ano. Ito po yung panong natin. Oh. Nakaraang araw lang po tinatanim lang natin. Pero yan po, musubong na sila. So sige po mga kaagri, tayo po yung magtatrabaho para kahit papano po ay merong tayong matapos dito. At unti-unti naman po yan ay matatapos din natin. So pakikita lang ho natin dito na kaya nga sabi ko po kanina, kahapon at saka ngayon eh dahil busy po yung bayaw ko, wala akong makakatuwang dito. So para wala akong sayang na oras kahit Linggo, so tayo po yung magtatrabaho pa rin. So sige po.
So makaagree to po at tapos na, sabi ko nga po sa inyo, pag may tiyaga, may nilaga. So ayan po, may tira ho tayong halo. So ayan, nabuhusan ako natin yon. So sayang po itong halo, so gawin natin ngayon ay yung isa po doon na yung nasa dulo, eh, kailangan pa po ng isang patong ng aloe black. So para hindi ho masayang itong halo natin na semento, so siyempre gagawin pa rin po natin yun. Mahal po ang mga gamit, bawal po ang may maaksay ang mga gamit. At sabi ko nga po sa inyo, sobrang mahal ng materials ngayon. So ang hirap po, sa totoo lang, laki po ng gastos. So kaya po tayo nagtsatsaga, kahit man lang po dito sa labor, eh, makatulong po tayo. So lahat naman po, kahit sino pong tanongin nyo, magpatrabaho ka man, kumuha ka ng arawan, tapos oy, pakontrata mo ang isang trabaho. So ganun pa rin po ang kalalabasan dyan. So yung 40% minsan po, kaya yung 30-50% ay lumilitaw sa cost of labor. So lalo na po dito sa amin lugar ay napakataas po ng ating mga skilled na tinatawag rito. So ang mga skilled ho rito, pinakamura na po ang 800. So ang labor po ay 500. So tapos minsan libre pagkain pa sila noon. Minsan pag may mga yung talagang matitindi o masiselan, 1,000 na po ang haraw nila yung mga skilled namin dito. Excuse me. So ganun po talaga ang sistema sa amin lugar. So bakit po kaya sinasabing siguro nga? Kasi may napapanood po ako sa mga YouTube channel sa iba, ang content niya po ay parang mga ganyan, yung kung magkano po ang nagagastos ng isang bahay, minsan po yung mga OFW natin o minsan yung mga kababayan natin na gustong makapag-ipusa na gumagawa ng sarili nilang mga bahay. So minsan sa parting Quezon, Pangasinan. So yung huli po, may napanood po tayo sa Pangasinan, ang labor po, ang mga skilled po nila roon ay 600. Tapos ang labor nila ay 500, minsan po 400. So iba-iba po. Wala na ako narinig na skilled na binabayaran na 500. So yung 500 po namin dito ay labor pa lang po. So ganun po, at napakalaki po ng gastos talaga, especially mga materials. Ang semento po namin dito ay 230. So ang buhangin po, ang ELP na yung truck na ELP lang po ang in-order ko rito. So para po makapasok, hindi tayo mahirapan. So ang ginagawa natin, yun nga, ELP na lang ang in-order, 2,500 po. So ang ginamit ko naman po na pantambak rito, ayan po, at bago tayo nakapag-umpisa dyan ay tinambakan muna natin ang lugar na yan. So alam niyo naman po ninyo rito, parang ganito po dati, ano, ayan. So may tubig, so tatambakan muna. O bago ako nakapag-gawa rito, nakasampung pantambak na po ako. So ang halaga po ng pantambak rito ay ELP pa rin ang ginagamit natin, ay 1,700 na po. Dati lang po 1,200. Tapos ang nangyari po ay parang kokonti na lang po ang laman niya ngayon. So nagkaroon po ng ordinansa dito sa Pampanga, lahat po ng mga trucking dito ay bawal na po yung mga malalaking truck. At ngayon pag ELP lang po, alimbawa nakasobra po sa kanyang pinakalalagyan, may nakausli na nakikita mo, so bawal po, inuhuli po nila. So automatic pag yung ELP na sinasabi, dapat flat lang po, kung mumordi ka ng panambak, dapat flat lang po dun. Tapos
Yung pagka-flat niya ay nilalagyan pa ng lona, at pakikita doon na talagang walang sumusobra. So, yun po ang nangyayari. So, ang laki po, parang ito po, isipin nyo, tambak. Isipin nyo, magkano na yun sa 17,000 na. Pantambak pa lang kung inyong titingnan. So, napakahirap po. So, ang laki po ng gastos, kaya ganun po. Kaya naman po, ganyan ang ginagawa natin, tayo naman po ay mayroong alam sa trabaho. At yung pong kasama natin ngayon dito si Bonnie ay wala, may ginagawa po, mayroon po siyang trabaho at nakapagtrabaho po sa ano, hindi naman po natin siya inuobliga. Kung mayroon po siyang ibang trabaho ay pinagbibigyan naman natin. So minsan po, sabi niya minsan pag hindi siya busy, uwi daw dito at baka matulungan daw tayo. Pero nung mga panahon po tayo ay actually 2000 po, March 2000, ang aking pong sariling bahay, tayo rin po ang gumawa. At kasama ko lang po noon ang aking Ninong Meng, yung skilled din po yun. So, ayan po ang bahay ko, up and down po. So, nung ginawa po namin yan, katuwang ko po ang aking Ninong. So, nung ginagawa namin ito ay ang taas. So, bali ang lugar po na yan ay naptambakan na po ng tatlong hollow block, bali. So, bali bumaba na at dahil po sa titwas nun namin dito na minsan bumabaha. Ayun po yung kapatid natin. Ayun, yung hindi napantapan na may tubig pa siya doon. No? So, ganun po ang sitwasyon namin dito. Kaya kailangan po talaga ang matambakan ang lugar kung ikaw ay mayroong ginagawa. So, gaya po na sinabi ko sa inyo at tayo naman po ay nakakaintindi. So, kayo po ay gumagawa sa ating trabaho ngayon dito na mayroon po tayong ginagawang pinakamaliit na kwarto, tapos mayroong sariling CR. At lalagyan ho natin ng maliit na terrace dito sa harap pag ito'y natapos. So, yan nga po at ginagawa natin para po kung sakali may mga bisita, mayroong matutuluyan. Kaya po tayo gumagawa ng isang kwarto rito. So, gaya po ng sabi ko sa inyo at siguro po na nagtataka yung iba rito. Bakit lang siguro ako lang po ang nagtatrabaho. So, tayo naman po ay walang sinasayang na oras. At kung kaya naman po ay magtrabaho tayo. At yung pong sinasabi nga bakit hindi tayo, actually yung payo ko po ay binabayaran natin at siya po ang katuwang ko rito. Pero po kung tayo po ay mayaman, walang problema yan at lahat po ipatrabaho natin yan. Pero hindi naman po tayo ganun at sakto lang naman po tayong nakakaraos. So kahit mayroon tayong nakikita na iipon o naipupundar, sakto lang naman po. Ngayon kung may proyekto tayong ganito, siyempre ay yan po ay nakakatulong din po ang ating mga kasama dyan sa mga sa project ko natin. So yun lang po ang aking pinabatid sa inyo na baka akala nyo dito ayaw natin mag-upa, di ba? Pero gusto po, kung gusto, kung marami po tayong pambabayad. Ngayon kung libre naman po ang oras natin dito sa farm, bakit po hindi na lang natin gawin samantalang nakaintindi naman po tayo sa trabaho, di ba? So yung iba pong trabaho dito sa farm ay siguro pag na ang target ko lang ho dito ay mabuhusan itong beam niya. Yan. Para kung sakali po, malagyan na po natin ang bubong. So kapag may bubong na po kasi ito, so hindi na tayo masyadong mahihirapan. Kung magpapalitada tayo, ay nakasilong na tayo. So unti-unti po na gagawin na lang natin nun. Tapos sabayan na natin yung trabaho natin dito. So sa mga
mga next week siguro, baka umpisa na natin palitin ang tubig nitong fishpan at unti-unti patuyuin na natin. So para lahat ang makuha natin mga isda rito ay magawa na rin ng pera at tuloy mapatuyo at umpisahin na rin natin ang land preparation para sa pagpapalay naman. So sige po, tayo magtrabaho naman ulit at sayang itong halo.